Hello, good afternoon. My name is Sherwin. I'm not a health professional. At may gusto po akong sa inyong i-share about anxiety based on my own experience. Okay. Gagawin ko po itong videos na to para matulungan yung mga taong may anxiety, hindi nila alam yung gagawin nila, takot magsabi, nahihiya ma-judge dahil sa kung anong meron sila. Ngayon guys, payo ko lang rin sa inyo na much better na properly diagnose kayo ng healthcare professional, ha, ng doctor, bago kayo magsabi na kayo ay talagang may anxiety. Huwag po tayo magsa-self-diagnose kasi ang anxiety disorder kasi may mga symptoms siya na nagmimimik sa ibang sakit. Yes, marami po kasing bodily symptoms ang anxiety disorder. So anyway, ano po ba yung anxiety? Ang anxiety po ay isang normal response ng ating isip at katawan sa isang danger. Yes, normal response po ito. And ano pong ibig sabihin nun? Tayo kasi may tinatawag tayong fight, flight, freeze response sa isang danger situation. Bakit tayo nagkakaroon nun? Ito po kasi yung mga nagtitrigger sa atin para makalaban tayo or mailigtas natin yung sarili natin sa danger. So example, merong leon. Bawa ganyan, may leon. Sa jungle ka. Ngayon ikaw, nakita ka ng leon. Magtitrigger yung fight, flight, freeze natin. Paano siya nagtitrigger? May mga bodily symptoms na lumalabas so sa ating katawan para mailigtas yung sarili natin. So for example, yung adrenal glands natin, magse-secrete siya ng adrenaline. Para sa yung adrenaline? Yung hormone na yun, nagbibigay siya ng bibilis yung tibok ng puso mo, tapos magse-secrete siya ng adrenaline. Para yung katawan mo, yung muscles mo, tighten up para kung kailangan mo lumaban, makakalaban ka. Kung kailangan mong bumuwat ng malalaking bagay para ipanlaban dun sa kaaway mo or kalaban mo so, sa specific situation, makakalaban ka. Pwede ka rin mag-release yung heart natin, bibilis yung tibok ng puso para ma-deliver yung oxygenated blood through the whole body para kung kailangan mong lumaban, kung kailangan mong tumakbo, kung magagawa mo yung mga bagay na yun. Pwede ka rin mag-freeze. Yung freeze kasi usually, sa hayop kasi ito eh. So, for example, yung kambing sa leon, pwede silang mag-freeze kasi natetreaten sila, na-overwhelm sila dun sa kaaway nila. Magta-tighten up yung muscle nila, maninigis na lang sila hanggang sa makain sila nung leon. And po yung freeze. Nangyayari rin sa atin yan kapag takot na takot tayo. Pwede mangyari sa tao yun. Pero usually, yung lumalabas sa atin, yung response ng katawan natin is yung fight at saka fight-flight. Yun yung dalawang yun. So, ngayon, every time na nasa fight, flight, freeze response yung ating katawan, may mga bodily symptoms tayong nararamdaman. Yes, yung may mga anxiety. Pagkahilo, pagka panginginig, pagbilis ng tibok ng puso, racing thoughts, mabilis na pag-iisip, ano pa ba, hirap sa paghinga. Marami, tighten muscles, marami tayong nararamdaman ganun. Pero alam nyo ba na ang anxiety is same lang rin ang pakiramdam yan kapag tayo ay excited? Yes, parehas po yan ang nararamdaman. So for example, tayo nasa game tayo ng basketball. Mabilis yung tibok ng puso natin, nagpa-pump ng maigi para ma-deliver yung oxygenated blood para makatakbo tayo, makashoot tayo ng maayos. Ganun rin po ang nararamdaman kapag tayo'y may anxiety. Yes, same lang rin yan. Magkaiba lang ng situation. Yung isa nasa danger, yung isa nasa excitement part ng laban ng basketball. Yes, same lang rin po iyon. Ngayon,
paano siya magiging disorder? Yan, yun, doon na papasok yung anxiety disorder. Magiging disorder po siya kapag yung mga bodily symptoms na yun is nararamdaman natin ng walang dahilan. Yes, pwede po mangyari yun. Usually, ang may mga anxiety disorder, may mga kinikingkim yan sa sarili nila, may mga nararamdaman sila na hindi nila maipaliwanag. Kaya minsan, nagiging balisa sila kasi may nararamdaman sila yung pagbilis ng tibok ng puso, hirap sa paghinga, racing thoughts, pananakit ng katawan, lightheadedness, yung mga yan, sintomas yan na bigla na lang lumalabas. Pero may mga explanation po tayo bakit nangyayari yun. For example, ang taong may anxiety kasi, usually yan, stress. Mataas yung stress hormones, yung cortisol level natin. Yung cortisol level kasi, isa siyang hormones ng katawan natin. Na kapag mataas ang cortisol level natin, mataas yung stress ng katawan natin. Ngayon, for example, galing kang trabaho, pag uwi mo, cortisol level mo mataas yan. Kasi stress ka eh, pagod ka. Pagod yung katawan mo sa buong maghapon na pagtatrabaho. Ngayon, pwede mag-trigger yung mga bodily symptoms mo dahil dun. Dahil stress ka, mataas yung cortisol level mo, medyo mabilis yung tibok ng puso mo, mabilis yung pag-iisip mo, masakit yung pangatawan mo. Ngayon, yung mga taong may anxiety disorder, sila yung mga highly sensitized kung tawagin. Ano ibig sabihin ng highly sensitized? Sila yung sobrang lakas ng pakiramdam sa katawan na tipong tibok ng puso mo, nararamdaman mo kahit nakaupo ka. Ngayon, hindi mo maipaliwanag kung ano yun, kung bakit ka nag-aaganon. Hanggang sa ang dami mong iniisip, dun nagtitrigger yung anxiety ng walang danger. Yes. Ngayon guys, sa may mga anxiety disorder, maigi talaga, ina-encourage ko po kayo na properly diagnose kayo ng mental health doctor, psychologist or psychiatrist, kasi may proper management po tayo dyan. May tinatawag tayong CBT. Ano yung CBT? Cognitive Behavior Therapy. Ayun po yung isinasa tama yung pag-iisip natin. Na therapy po yun sa mga taong may anxiety. Hindi lang sa anxiety pala yun na yung CBT training, kundi marami siyang natitreat. Yes, mga depressions, marami siyang ganun. Ngayon, maganda na properly diagnose ka kasi ang anxiety kasi may mga symptoms yan na namimimik yung ibang sakit. Yes, marami. Tibok ng puso, irregular heartbeats, skip beats, akala mo may ma-heart attack ka na, tapos lightheadedness, pagsakit ng ulo, akala mo may stroke ka. Kaya I highly encourage you to consult a specialist. Wag po tayo magsa-self-diagnose. Kasi malay mo, akala mo anxiety lang, pero totoong may sakit ka pala. Yes, nangyayari po 'yun. So sana nagustuhan niyo po itong videos na 'to. Pinipilit ko pong maging maikli muna 'yung videos kasi napakalawak nito eh. Hindi lang siya about anxiety. Marami siyang step by step talaga 'yung pag-explain nito. So sa ngayon, brief history lang ng anxiety yung kinwento ko para hindi kayo masyadong maguluhan. So sana nagustuhan nyo po itong video ko. Please subscribe, like, and comment down below. And sana panoorin nyo po yung mga upcoming videos ko. This is my first video. Maraming salamat po.